Good morning, good afternoon, good evening mga kapatids. Ang inyong Lola Ganda ay narito po muli. How are you now? I hope you're all fine. Bakit po? Our topic for today is gonna maraming be about negative reactions sa Made in Malacañang thriller movie. Is it because of self-righteousness attitude? From the book of Romans, chapter 3, verse 23, it says that, "For all have sinned." Tao lang naman tayo na nagkakasala din. And we understand, hindi porket madre ka naman o sino ka, ay hindi ka nagkakamali. Kiniintindihan naman namin yon. Why don't we just accept any mistakes? Yes, we admit. We played mahjong because we were so much stressed those time. Pero hindi kami nagsugal. It's just a matter of stress-free. And that's it. I'm sure this movie director did it well. Congrats to you, Daryl Yap, sir. For almost 36 years, wala tayong narinig sa mga Marcoses sa lahat na akusasyon sa kanila. Pero ngayon, movie pa lang ha, ang daming nag-react. During my childhood, I've been a witness when the group of NPA or New People's Army were always coming in our place singing the song Magnanakaw si Marcos. Lagi nilang inaawit ang pamagat na yon. Then the martial law was proclaimed because laging may putukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. It was a war between Philippine soldiers at mga pulis versus the New People's Army or NPA. That during the martial law, I didn't even witness how cruel or brutal the martial law was because tahimik naman sa probinsya namin. Except those naman sinasabi nila na kapag lalaki ka daw at mahaba ang buhok mo, may biglang gugupit sa inyong likuran na ang gugupit ay mga sundalo. Ito pang isa. Hahalughugin daw ang mga bahay at kapag may baril na matatagpuan nila, ang buong pamilya ay ikukulong. Yan lang. Pero wala naman pong patayan na naganap or walang nakulong. Then the snap election was happened until the EDSA revolution. President Cory Aquino began following her given power after the victory of People Power Revolution from February 25, 1986 to June 30, 1992 of her administration. But before we proceed to our topic for today, please watch this video. Many books have been said about me, written about me. Did I confront anybody or slap their faces or kick them or kill them? No! There is divine justice. I don't even wish confidentially in my heart evil to those people who did us so much harm and pain. No! Divine justice. That was the prayer of Madam Imelda since they were sent in Hawaii. Taglish muna tayo ha guys, kasi may nag-request kasi na ibang lahi na hindi daw niya maintindihan ang mga videos ko. Okay, ipagpatuloy natin. During the last 2 years before the end of Cory Aquino administration, many Christians were questioning, and I was one of them, why Cory administration has lots of tragedy.
super typhoons and natural calamity, disasters, mula siya ang presidente ng bansa. Aside from man-made calamity, like yung pag-sink ng barko ng MV Doña Paz, plane crash 2 beses, at meron pang El Nino, plus the super typhoon and earthquake, and the volcano eruption. Kaya sunod-sunod, halos taon-taon na merong nangyayaring trahedya. Hindi lang halos sa mga baha, mga volcano eruption, mga earthquake. Parang ano na eh, taon-taon na yon, 2 beses pa nangyayari. Ang dami nangyari. Kaya doon tayo nagtataka. 'Di ba? From the book of Hosea, chapter 8, verse 4, sabi niya dito, "They set up king without my consent. With their silver and gold, they make idols for themselves, to their own destruction." Yun ang sabi ng Diyos. "I remembered when President Cory built or constructed a giant image of Mama Mary along the city road in our place. But when the sudden earthquake occurred, that image was totally destroyed and broken into pieces." Doon natin, kasi sabi niya kasi, sabi din ng salita ng Diyos, ay God uses disaster for a change bago niya ibigay ang blessing niya sa bansa or sa ating lahat. From the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 23, "For rebellion is as a sin of divination." Kaya kung may mga, kasi may mga sikreto din eh, na ginagawang mali ang leader natin, na hindi natin nalalaman, pero alam ng Diyos. Kaya kung minsan, bakit nangyayari ang mga ganito, ang mga ganun? Yan ang tanong natin. Okay, pagpatuloy natin. Ang plataforma po ni ex-President Cory Aquino nung nangangampanya pa siya, ay sabi niya, gagawin daw na 20 pesos per kilo ang galunggong. Sa katagan niyang, tama na, ibalik na. After 20 years na mga Pilipino nagdusa. Yun ang plataforma niya. Pero wala naman pong nangyari sa 20 pesos na yon per kilo ng galunggong. Hindi naman bumalik ang presyo. At mas worst, ibinenta pa ang mga ari-arian ng gobyerno. At lalo pang lumaki ang utang ng Pilipinas sa World Bank. Imbes na mabayaran. Kasi yun kasi ang palaging sinasabi, malaki daw ang utang ng Marcos administration. Kapapanganak pa lang ng sanggol, ay may utang na nababayaran sa laki ng utang ng Pilipinas, yun ang sabi niya. Pero nung siya na ang nakaupo, ay naging nasa sinapupunan pa lang o pinaglilihi pa lang ang isang sanggol ay may utang na nababayaran dahil sa laki ng utang ng Pilipinas. During ex-President Cory administration, dahil sa mga super kalamidad, bilyones na dolyares ang kada taon na naging utang ng Pilipinas. So, dumoble, triple, lumobo pa. So, I believed and agree with the divine justice na sabi ni Madam Imelda. And I believe
sa propesiya ni Cindy Jacob noong 2001 that God said, I will expose. And that's it. He exposed everything. And now, it was fulfilled. Thanks at my social media ngayon na naging daan para ma-expose ang lahat na hindi natin nalalaman noon. We were just brainwashed to say sorry for it. That's politics anyway. We must admit that we were once a victim, not by ex-President Cory either, but by the power of darkness who used those powerful people for their personal interest. And finally, let's always pray for our President BBM that the power of darkness will never prosper to destroy him. Through his leadership, I believe God will bless Philippines. See you next.